Okay, simulan natin agad. Invite your friends, no? Invite your classmates. And if you are new here, click the subscribe button. Click the notification bell button para updated ka agad. Para po sa mga mag-request ng topic at mag-sponsor ng load, you can message me on Facebook, Melvin Boracho. And then, sa mga magbibigay ng Christmas gift dyan, welcome naman tayo. Joke lang. Yeah, good evening po. Ayan, 19 pa po tayo kasi Christmas nga ngayon, di ba? Yung mga nandirito, yun lang mang po mga seryoso talaga sa kanilang hangari na makapasa. At of course, no, mag-top sa board examination at papasok na po sa Department of Education. Ayan. So simulan na po natin, no? 18 people who are watching, are you ready? Handa na po ba ang taong bayan? Sige po, Filipino tayo ngayon, General Education 2022. So, yeah, watching from Barrera, okay? Gandang gabi po, sir. Yeah, so wakas nakasama rin po sa live. First time to join po. Ayan, Christmas na Christmas. Hi, sa Ma'am Luisa. Clear po ba ang voice natin dyan? Malinaw po ba yung ating audio? Please tell me po, malinaw po ba ang ating audio dyan? Rationalize natin yung mga Filipino questions, no? Na nasagap natin online. Okay. Okay, wala na. Hindi ko wala na. Simulan na po natin ang ating live tonight, no? So, general education tayo ngayon. Marami tayong pag-uusapan na dapat ninyong tandaan sa board examination, Filipino general education. Okay? So, to formally start po. Good evening once again, Sir Melvin Boracho Corner here. Let's start na po. General Education, Merry Christmas po sa inyong lahat, no? Christmas evening. Last year, nag-live din po ako the same channel, pero nag-request noon. Pero ngayon, actually, responsibility ko pong mag-live ngayon, di ba? So, Filipino, ayan, handa na po ba ang lahat? So, again, ang live na pong ito ay every Friday, no? 7 p.m. At, maraming salamat sa suportang binigay ninyo every now and then, no? Nag-update kayo sa akin and I am so happy, no? Sa mga nag-donate po sa aking donation drive para po sa mga nasalanta ng bagyong Odette, maraming salamat po. Okay? Binigay na po natin ng tubig at ibinigay na po natin ang mga kailangang bigyan. So, nag-sponsor din po ako ng lecture para po doon. So, again, let's start po general education. Again, what to remember about general education? This is just all about remembering, less of understanding. Basta't alam mo lang yung mga bagay at na-memorize mo sila. Sila yung mga lalabas sa board examination. And another thing, trivial masyado yung board examination kaya hindi natin siya ma-predict ng basta-basta. Okay? So all we have to do is to drill everything, no, na maaaring lalabas. Yung mga topic na laging binabalik ni board examination, yun yung pag-uusapan natin. So alam ko pong busy ka ngayon dahil Christmas nga. So just lend your ears with me and then we are going to make this quick. Review mo lang to para madrill yung sarili mo sa mga sinasabi ko rito. Ayos ba tayo dyan? Ayan. Papasa ka na ba? LPT na ba? Next year. Ayan, LPT na. 2022. I mean, 2022 is your year, no? LPT is. Let's go. First item for the Christmas evening. Okay. Fair use muna tayo. This allows copyrighted materials without permission for the purpose of criticism, commentary, news reporting, and teaching. We are going to teach here. We're going to rationalize things here, no? Sa Filipino. Number one, bantas na ginagamit sa pagitan ng panlaping ika at tambilang. Ayun. Malinaw po ba? Nakikita po ba ang ating presentation sa inyong mga screens? Malinaw po ba? Merry Christmas, watching from Bunawan. First time watching. Thank you, Sir Melvin Boracho Corner. Marami po ako natutunan sa iyo from your previous videos. Okay? So marami ka rin matututunan ngayon. I guarantee it. Okay. Dito. Ano ba yung colon? Colon. That. Okay. Oo. Tapos, panaklong. That. Kuwit. That. Okay, ganito yan. Kailan ka ba gumagamit ng kuwit? Kapag merong sunod-sunod na mga anong tawag dito? Ideya, no, na ginagamit. So, ibig sabihin, you are trying to separate, no, some ideas na hindi siya karugtong or you are going to put a pause. That's what you call, you have to put quit or comma, no? Who is the comma poet? Dove G. Lyon, di ba?
or si Jose Garcia Villa. Gitling, ito yung ginagamit natin sa mga numero at ang tawag dito, pagitan ng panlaping ika at ambila. So ika-ikawalo, no? Ika-ikapito. Ayan, so that's it. Gitling, letter D. Again, when to use kuwit, kapag merong sunod-sunod na ideya na kailangan mong i-separate, no? Kailangan mong bigyan ng ang tawag dito. Yung kailangan mo silang paghiwalayin. Ayun, no? That's quit. Lumalabas din po yung quit, actually, no? Next. Ano ang tawag sa tatlong magkakasunod na tuldok na ginagamit sa pagpapabatid na may bahaging hindi sinipi mula sa talata? Ay, ibig sabihin, Sir Melvin is at dot, dot, dot. Ayun, ano tawag dyan? Tatlo. Anong tawag? Ellipsis, synthesis po. Pag sinasabi natin synthesis, synthesizing, building up ideas. Tuldok, that's dot, no? That's a punctuation being used to end the sentence. Kuwit, kapag may sunod-sunod na ideya, no? Kapag may sunod-sunod na ideya, kailangan paghiwalayin, gumamit ng kuwit. Kapag ika at ang bilang, gitling. Kapag tatlong tuldok, ellipsis. Okay, malinaw ba yun? Yes, okay, next. Okay, uri ng pagbabago morpo po ni Miko. Ayan, marami to sa board examination. Nagumagamit ng pagpapalit ng posisyon sa puniwa ng salita. O, eto. Tingnan natin kung kaya nyo to. Pagbabagong morpo po ni Miko. Assimilasyon, metathesis, palitan, or wala sa nabanggit. Ano sagot dyan? Ta-ta-ta-ta-ta. Love you time. May tuko na naman. Okay, ano ba ang assimilation? Assimilation po, partial, no? Partial na, ang tawag dito, pagbabagong morpo po ni Miko. So, ano ibig sabihin dyan? Pag may, pag sinasabi natin, pang-sukli. So, ang tamang assimilation na gagamitin dyan, panukli, di ba? Panukli. Pang-sukli, naging panukli. Ganun yon, assimilation yon. Pag sinasabi natin metathesis, ito yung sagot, no? Linipad, nilipad. That's pagbabagong morphoponymiko na nagsasaan ng pagpapalit ng posisyon. Nilipad, linipad. O, ganun, metathesis yan. Palitan. Walang ganyan, di ba? Ano yung iba doon? Ano yung ibang dapat mong tandaan when you talk about pagbabagong morphoponymiko? Meron tayo diyang tinatawag na ano, pagkakaltas ng ponema. Ibig sabihin, example to that one is takipan tapos naging takpan. Pagkakaltas yun. Okay? Again, pag sinasabi ko namang pangbabae naging pambabae, ang tawag dyan, assimilation. Pag sinasabi naman nating linipad, nilipad, ang tawag dyan, metathesis. Pag sinasabi ko namang madapat, marapat, anong tawag dyan? Pagpapalit ng ponema. Anong tawag? Pagpapalit ng ponema. Madapat, tapos naging marapat. Okay? Ganun yun. Malinaw? Ayan. What about if sasabihin ko namang tawag dito? Ano yung lumalabas sa board exam na yun? Hindi, nakalimutan ko. Okay? So, proceed tayo. Again, ano yung assimilation? Assimilation, partial lang siyang pagbabago, di ba? Pang nagiging pan. O, ayan, panukli. Ayan, pangsukli. Pag metathesis naman, nilipat, no? Ibig sabihin, pagpapalit. Okay? Pagpapalit. So, ibig sabihin, nilipad, linipad. Ayan, pinagpalit mo ang ni at li. Ang, ano tawag, pagkakaltas naman, ang tawag doon, takipan, tapos naging takpan, no? Pagkakaltas yan. Next. Uri ng kalabang mortal ng pakikinig. Uy, ano ito pala? Alin sa mga sumusunod ang nararapat na komunikasyon sa pasulat? Pasulat, lakas ng boses, maayos na pagpapalugit, maayos na tono, tindig. Sige nga. Again, ano sinasabi dyan? Pasulat. Alin ang sumusunod ang nararapat na komunikasyon sa pasulat? Pasulat daw, lakas ng boses, maayos na pagpapalugit, maayos na tono, tindig. Ang sagot?
What is the correct answer? Okay. Letter B. Very good. Maayos na pagpapalugit. Bakit? Pasulat. So, hindi ka nagsasalita dyan. Of course, walang tono yung boses mo dyan. Tapos, wala kang tindig dyan. No? Pagsusulat eh. So, palugit. Next. Ano ang kalabang mortal ng pakikinig? O, ano daw ang kalabang mortal ng pakikinig, guys? Is it talinghaga? Ingay? Lalim? Wala. Very good. It's letter B, ingay. Actually, ang Filipino po ang pinakamadaling parte sa general education. Kasi naiintindihan mo yung lingwahe. So, the technique here, kapag sumasagot ka po sa general education, try to translate, no? The question. I mean, no, not general education. Proof ed, no? When you answer proof ed, you translate the question to the language that you understand. Bisaya ka dyan, bisayain mo yung question. Kapag Filipino speaking ka, ayan, Itagalog mo, i-Filipino mo yung question. Kasi mas madali mong maiintindihan, mas madali mong sagot, di ba? Ang Filipino po sa general education ay napakadali lang po. Again, ang mga sinasabi ko lang po, yun yung mga laging lumalabas, no? At napakadali lang po talagang sagutin. Okay? Next, pahayag na pasaklaw na nabubuo sa pamamagitan ng personal na panlasa. O, di ba? Naiintindihan mo na, personal na panlasa. Pag sinasabi nating personal. Analytical ba siya? Hindi. Kasi analytical, breaking down niyan, di ba? From a complex information, you're going to break it down. When you talk about objective, of course, pag sinasabi nating objective, hindi personal yan, kundi established na knowledge na kailangan mo lang banggitin, di ba? Again, subjective siya, ha? Subjective. Critical, of course, no? At tinatanong sa fourth ed, ano daw, paano daw ma-develop ang iyong critical thinking? O, hanapin mo sa choices. Suspending judgment, what? There are no evidence, no? Again, suspend judgment while there are no evidence gathered, no? So that's it. Subjective po yung sagot. Pahayag, pasaklaw na nagbubuo sa pamamagitan ng personal. Personal na panlasa. Ibigin sa sarili mo lang, no? Wala kang pinagbabasihan. Basta ito lang yung nakikita ko. That's subjective. Sa Prof. Ejan, ang sagot essay, no? Which of the following test is subjective? Sagot essay. Next, ano ang damdaming napapaloob sa bakit gabi na siya, hindi pa siya dumarating. Oh, lagi itong lumalabas. Lumalabas to sa ano, sa 2019, no? Lumabas itong ganito. Siya sagot dito, bakit gabi na, hindi pa siya dumarating? Pagkatakot, pagkagalit, pagkabahala, in love. Very good, no? Pagkatakot, no? Again, pagkatakot po ang sagot dyan. Pagkatakot, letter A, hindi po letter C, ha? Letter A po ang sagot dyan. Bakit gabi na, hindi pa siya dumarating? Pagkatakot po yan. Letter A. Next. Sa taas ng mga bilihin ngayon, kahig ka ng kahig, wala pa rin maipon. Ano ang ibig sabihin? Trabaho ng trabaho, gawa ng gawa, hanap ng hanap, wala sa nabanggit. Again, ulitin ko, sa taas ng mga bilihin ngayon, kahig ka ng kahig, wala ka pa rin ipon. Ano ang ibig sabihin? A, trabaho ng trabaho. Okay? Letter A po, hindi po letter C. Hanap ng hanap, hindi po ganun. Trabaho ng trabaho po yung sagot. Okay? Trabaho ng trabaho. O rin na pagtatanghal ng dalawang makata na patula. O ano yun? Patula. Debate? Balagtasan? Pagtutula? Or muro-muro? O sige, pag sinasabi natin muro-muro, ito ay laro sa pagitan ng mga Muslim at Kristiyano. Okay? Ang mga nananalo lagi dito is ang mga Kristiyano, no? One of the examples is ano, mista, no? Mista. So, ayan, muro-muro po 'yan pagtatanghal, no? Okay, balagtasan naman po, ito ay uri ng pagtatalo na patula. Pagtutula, of course, you're delivering a poem. Debate naman po, ito ay pagtatalo na walang ano, hindi siya patula. Basta nagtatalo lang kayo. So, ang tawag dyan, balagtasan. That's letter C. Maraming nagkakamali. Letter A daw. Wait, patula siya eh. Oh, who is the father of balagtasan? Francisco Baltazar. Very good, no? Francisco Baltazar. That's letter C. Next. Anong wastong kahulugan ng making a mountain out of a molo? Ito, lumalabas din to. Ang wastong kahulugan ng making a mountain out of a mole ay orong sulong, baliwala, mahalaga, salawahan. Sagot dito, letter B, baliwala. Another question sa board exam dito, storm in a teacup. Storm in a teacup, baliwala pa rin yung sagot doon. Next. Heto na!
Heto na! Wow! Alin ang nabuong salita ang tunog na nabuo sa inyong turyang pupo? O sige, mga teorya tayo ng wika. O, ang wika raw ay nabuo sa anong batayan? Sa pupo. O, kapag sinasabi natin pupo, o sige, kapag pumupupo ka dyan, ano nangyayari sa'yo? Nagkakaroon ka ng masidhing damdamin o basahin mo yung mga choices. Heto na! Parang hindi naman. Patungo siya sa climax. Do bidu parang hindi eh. Wow! Ayan, pupo yan, masidhing damdamin. Kasi pag-usapan natin. Anong teorya ng wika na ang wika raw ay nagmula sa tunog ng mga bagay? Ding dong. What about anong teorya ng mga wika ang wika raw ay nagmula sa mga pangkat etniko ng Pilipinas? Teoryang tararabumdiay. Ano naman yung teorya ng wika na ang wika raw ay nagmula sa iyak ng bata? Kuku. What about anong teorya ng wika ng wika raw ay nagmula sa tunog ng hayop? Bawaw. Pero again, tunog ng hayop? Bawaw. Ano namang teorya ng wika raw ay nagmula sa mga physical na bagay? That's teorya ng physical. That's yuheho. Again, that's yuheho. Malinaw? Yes. Again, pag sinasabi natin masidhing damdamin, pupo. San dyan yung pupo? Wah! Di ba yung ganyan? Ayan. Sa pagsusulat, pagbabasa at paliwanagan, ginagamit ang blank. Ano ginagamit? Ang blank. Wika. So, dyan. Wika. Ano yung unang system of writing ng Pilipinas? Baybayin. Pero kapag walang baybayin, ang tawag? Sagot? Alibata. Pero kadalasan, ang sagot po dyan, baybayin. Ha? That's it. Next. Ang katumbas ng bigkas na titik Q sa kasalukuyan ay kuyo, kyu, kukuy. Kasi may energy. Nahuli na ako kasi may emergency. Ay, ingat po kayo, Sir Jai. Huwag po kayong mag-alala. I-upload ko po ito. Tapos, you can view and review this one. No? Ang katumbas na bigkas ng Q ay letter B day, no? Letter B Q. Next. Noong 1986, sinimula ng pagpapayaman ng wikang pambansa na tinawag na modernization, sistema, ortografiya, pragmatika. Ang tawag dyan, 1986, modernization, letter A. Ang wika ay masistemang balangkas. That's another characteristic of a wika. Pangalawang characteristic niya ay ang wika ay nagbabago or dynamico. And then, ang wika ay napagkasunduan, that's arbitraryo. Tapos, orthographia, study of spelling yan, di ba? Tapos, pag pragmatika naman, that's study of the use of language. No? So, ibig sabihin, kapag sinasabi nating meaning, semantics. Pag sinasabi nating structure, syntax. Pag sinasabi nating pragmatics, that's use. Malinaw. Yes, again, use, pragmatics. Sentence, syntax. Meanings, semantics. Spellings, orthography. Yeah. Nagbabago, dynamico. Napagkasunduan, arbitraryo. Malinaw yon. Yes, ulitin natin. Again, napagkasunduan, arbitraryo. Nagbabago, dynamico. Spelling, orthographia. Okay, what about if I will say meanings, semantics? What about sentence, syntax? What about use of language, pragmatics? Ang sagot dito, modernisasyon. Malinaw ba yun? Ganun kadali yung Filipino, kaya hindi ko siya masyadong pinag-uusapan. Gagawin mo lang yan, kundi, kung ayaw mo ako mahal. Oh, kung di mo ako mahal, di ba? Ang sagot dyan. Letter A. Tama ba? Letter A? Ulitin ko na lang to, di ko ma-take note ang bilis. Yes po. You have to review this one. Ulitin mo to, i-upload ko naman to. Tapos doon ka mag-take note. Ngayon, participate ka lang, nagpapadrill ako, sumasagot ka dyan, ayos na yan. Okay, matatandaan mo yan. Letter A po ang sagot dito. Very good, letter A. Kung di, ha? Kung di. Next, bakit ba, wait. Bakit ba kung di ang sagot dito? Kasi kapag sinasabi mong kundi, dalawa na pong ang tawag dyan, you clip the word twice, na? Kung di, kasi kung hindi yan. Kundi, kun, tapos na, ayan, wala na po yan, di ba? Letter A ang sagot dyan. Huwag na natin pahirapan yung sarili natin. Blank ka na sa ilog, nanginginig ka na. Humango, lumabas, umahon, ahon. Ah, ano yung sagot dito? Lumabas ka na sa ilog,
umango ka na sa ilog, umahon ka na sa ilog, ay obvious naman po yung sagot, di ba? Letter C. Umahon ka na sa ilog. Next. Oh, yun lang po yun talaga yung Filipino, ha? So, huwag kang ma-stress sa Filipino. Ang kai-stressan mo ay ang social science. Napakarami po doon. Ha? Kinakailangang blank ang damit sa Huwebes. Oh, mayari, magyari, mapatay, mabuo, mayari. Sagot dito. Kapag yun ang advantage kapag marunong ka magsalita ng Filipino, napakagaling mong sumagot dito. The correct answer is letter D. Okay? Sumasagot sila ng letter C. Mali. Mabuo. Kailangang mayari ang damit. Wow, mayari yan. Yung mayari, yariin mo. Hindi ganun. No? Hindi yun patayin, kundi gawin. Di ba? Mayari. Letter D. Yes. Letter D po ang sagot dito. Letter D. Mayari. Mm-hmm. Next, wika na nilikha at nabuo sa pagsama-sama ng mga salitang impormal at binigyan ng kahulugan ay mga wika raw na pinagsama-sama at nabuo at tinatawag na impormal. Anong tawag dyan? Letter A, kolokyal, lokal, pampanitikan, panlalawigan. Sagot dito, kolokyal. Again, ang sagot dito, kolokyal. That's letter A. No? Letter A. Tama, Ma'am Adora. Letter A. Very good. Next. Again, pag sinasabi nating wika, ang wika ay ang wika ay nagbabago. So, ang tawag dyan? Dynamico. What about if I will say ang wika ay ang wika ay arbitraryo na pagkasunduan. Huwag nyo pong kalimutan yan. Napakahalaga po ng mga bagay na yan. Ha? Next. Pahalagahan ang pangaral blank, hindi malihis ng landas. Anong pangatnig ang angkop na pahayag na ito? Ang angkop na gamitin sa pahayag na ito? Nang habang para hanggang. Pahalagahan ang mga aral nang hindi. No? Nang hindi. Para hindi. Hanggang hindi. Ang sagot dito, I would say letter A. Letter A po ang sagot dito. Nang hindi malihis ng landas. No, nang hindi malihis ng landas. Proper use of ano lang talaga, no, words. Ganun 'yan. Lumalabas din sa board examination yung mga kanta-kanta, no. Napakarami pong kanta yung tinatawag na awit sa kasal, Jonah, awit sa patay, dungaw, 'di ba? Awit sa tagumpay, kumintang. Again, kasal, Jonah, patay, dungaw. What about if I will say pag-ibig? Kundi man. Pero kapag walang kundi man, sagot mo, Jonah. Parehas lang yun yan. Pero sa mga Bisaya, balitaw. Okay, again, sa mga Bisaya, balitaw. Pero kapag ang pag-ibig lang tinatanong, kumintang. Pero kapag walang kumintang, Jonah. Pero kapag tinanong ka ng kasal, Jonah pa rin yung sagot. Di ba? Pagawa. Pagawa, suliranin. Very good. What? Again, I know. Pamamangka. Talindaw. Again, pagawa, awit naman gagawa, suliranin. Kaya kapag wala kang trabaho, may problema. Pamamangka, that's talindaw, okay? And then, pag sinasabi ko namang pagpapatulog ng bata, pinapatulog mo yung bata, uyaye, ulitin natin, kasal, Jonah, balitaw, mga Bisaya, what about kumintang, kumampyon, tagumpay, what about manggagawa, suliranin, what about pamamangka, talindaw. What about pagpapatulog sa bata? Suliranin. Uyayi. Very good. What about pag-ibig? Kung ito, hindi magbabago. Kumintang. Di ba? Kumintang yung sagot. Malinaw. Padali lang po talaga nito. Di ba? O sige, i-drill nga natin yung mga na-discuss natin. Okay. If I will say, ang wika ay nagmula sa iyak ng bata, kuku. What about paligid? Mga bagay. Ha? Mga bagay. Ay, very good, no? Ding dong. What about hayop? Bawa. What about masiding damdamin? Wah! Pupo yun, di ba? What about nagmula sa mga pangkat-etniko? Tararabom di ay. Awit sa kasal. Jonah. Awit sa paggawa. Suliranin. Awit sa pamamangka. Talindaw. Awit sa kumampyon. Tagumpay. Kumintang. Again, kumintang. Awit sa pagkampyon.
kumintang. What about awit sa mga gagawa? Suliranin, okay? What about awit sa pagpapayak ng bata? Pagpapayak, pagpapatulog ng bata. That's uyay. Malilo ba yun? Yes, kailan ka gumagamit? Ito ay ika plus tambilang, gitling, tatlong toldok, ellipsis. Ito ay paghihiwalay sa mga magkakasunod na ideya. Kuwit. Malilo ba yun? Yes. Yes. Ang wika ay arbitraryo, nagbabago. Ang wika ay arbitraryo? No. Arbitraryo po is ano? Ay, nakalimutan ko. Arbitraryo is napagkasunduan. Okay? Arbitrary, di ba? Arbitral court. Tapos, kapag sinasabi nating ang tawag doon? Arbitraryo ay dinamiko, nagbabago. At ang wika ay masistemang balangkas. At ang wika ay ginagamit sa pakikipagtalastasan, pag-usap, no? Pagyayabang. Anong hindi kasali sa talumpati? Pagyayabang. Anong mortal na kaaway ng pakikinig? Ingay. Malino ba yan? Yes. Next. Uri ng banta sa ginagamit sa paghihiwal ng mga salita at parirala na sunod-sunod. Ito yung sinasabi ko. Basta may salitang sunod-sunod. Sagot? Kuwait. Again, sagot? Kuwait. Napakadali, no? Tagasan ka sa Kuwait. Next. Ano salita ang nagsisilbing salitang ugat sa pinaglabanan? Laban? Laban, laban. Ubawi, ubawi. Kaya nyo pa bang sumagot? Ipaglalaban mo yung pangarap mo. Hindi ka ba aalis? Dahil kapag aalis ka, bagsak ang labas. Okay, next. Alin ang mga mahalagang salig sa pagtatalumpati? Ang hindi mahalagang salig, sinabi ko na to kanina. Pagyayabang, no? Dapat kapag ikaw ay nagtatalumpati, yun lang pagyayabang ang ginagawa. Yeah. Huwag makisama kay Zoilo dahil buaya siya. Ang salitang buaya ay tumutukoy sa kahulugang blank. Okay. Ang salitang buaya ay... Cha-cha-ra-cha-cha. Dinotasyon, konotasyon, IRI. Itong IRI, pinabasa mo yung bata, tapos sinusulat mo yung mga mali niya. Okay, that's IRI. Konotasyon po, wala akong clue dyan. Pero pag dinotasyon, yun yung clue. Dictionary meanings. So pag sinasabi ko, Judy, hanapin mo salitang loquacious sa dictionary. Anong ginagawa ko? Denotation, connotation. Denotation kasi dictionary meanings. Dictionary meanings, yun yung scanning. Scanning. Kasi kapag skimming, yung mga novels na binabasa mo, skimming yan, di ba? Skimming, hanapin mo yung synopsis, no? So, connotation, your own meaning. No? Huwag kang magkisama kay Zoilo dahil buaya siya. Ang salitang buaya dyan, may buaya yan. Maraming pwede mong ibigay sa salitang buaya. Mapagkunwari, traidor, hakog, or mga ganyan, di ba? Dahil daan manok, day? Uy, wala tayo sudanan eh. Tagpalit akadaan. Burit. Yan na buntag po ko naging nun. Okay, let's continue. Wala na kaming ulam. Hindi bumili ng manok ang kapatid ko. Next, denotation. Again, denotation, dictionary meanings. Konotasyon, your personal meaning. Scanning, new information. Skimming, main idea. Novel, skimming. Okay, dictionary. Scanning. Merry Christmas. Mr. Abdul, meron dito. Sir, merong manok dyan. Padalan mo ko ng manok naman. Wala kaming pang Noche Buena. Binagyo kami rito. Well, actually na, masaya ba rin ang buhay dahil buhay na buhay tayo at malusog. Next. Okay, dulog pang panitika na nagbibigay diin sa pansariling panlasa at sa mga bumabasa. Basta pansarili, subjective yan. So ano yan? Impression. Nagbibigay ka lang ng sarili mong impression, no? Objective. Of course, hindi yan po. Anthropologiya, tao yan. Interactive, you're talking to someone. That's impressionist. Okay, letter C pa, second gen. Mr. Abdul. May tayo bukas, ang pamasahe ko, pwede na yung bili ng manok. Padalhan mo na lang ako ng pambili. Bukas, bibili ako. Joke, sir. Pero pag tutuhanin mo, ayan, matutuwa po ako. Okay. Anong pamukod? Nakita nyo na ba? Pamukod?
ay basta may salitang bukod, bumukod, pamukod yan. Proseso na paghati ng salubin ng opinyon at karunungan sa pamamagitan ng makabuluhang tunog. O makabuluhang tunog, pag-iingay, pagsasalita, pagkagalit, pakikinig. Proseso na paghati ng salubin, pagsasalita yan dahil may tunog. Again, pagsasalita yan dahil may tunog. Pero kapag pagsusulat lang, palugit. Ganyan yan. Again, yes, I will upload this one after the live so you can just view and review this one all you want. No? Makikita nyo po ito. Sir Mavs, so all, medyo late po ako. No worries, no, i-upload ko naman ito. Next. Nakikipag-away ka sa speaker. Ito ay pakikinig, no? Ah, may mga tao talaga nakikinig dahil makikipag-away. Casual, casual po. Wala kang, libangan mo lang. Casual, again, lumalabas yun sa board exam. Pag sinasabi natin casual, libangan mo lang. Okay? Combative ang tawag dito. Combative kasi nakikipag-away ka. Ganun. Next. Paraan ng pagbabasa na ginagamit kung ang akda ay mahirap unawain. Okay. Bumasa ka ng isang beses. Mahirap unawain. Basahin mo ng pangalawang beses. Ang tawag dyan? Ang tawag po dyan ay? Okay, ano sa tagsan? Ngayon ka na, ihulot na nga doon. Tagsan sila ni. Okay, muling basa, okay? Masining, kaya-aya, kawili-wili. Agham, intellectualisado ang wika dyan, no? Sa agham. Tapos masusi, hindi naman po siya. No? Masinsina, hindi naman po siya. So, sagot dito is muling basa. Next. Ang lathalayan ay isang uri ng pamamahayag na nag-uulat ng tunay na pangyayari batay sa masusing pagbabasa, pakikipagtwentuhan, pagtatanong, pananaliksik. Ano sagot dito? Okay, ang sagot dito, masusing, pananaliksik, no? That's letter D. Tama ba? Pareho pa tayo ng sagot. Tingnan natin. Merry Christmas! Yo, Christmas na Christmas. Naglo-live tayo, no? Tutuuhan na talaga to. 35 days na lang board examination. Yun na. That's too short for a preparation. Merry Christmas! Ayan. Review kahit Christmas na. Wala tayong sinasan to. Pananaliksik. Very good. Tama ba? Ayun, letter D, next item. O kayo na muna sumagot, no? Lagi na lang ako nagsasalita. Lagi na lang. Wala lang ba? Umaasa. Sana. Ay may magmahal. Mista, hindi naglabas ng list ng second batch. Ay, maglalabas yan. Basta tanda ka, huwag mo nang hintayin na maglalabas. Kung maglalabas sila, at least hindi ka magrarattle, hindi ka magkakraming nang handa ka. Ito ay isang uri ng pagmamatubay kung saan ang reporter ay lumilihis sa pagmamatubay. Lumilihis. Kapag lumihis ka, informal ka na dyan. Okay? Again, pag lumihis, informal. O, ganun lang po yun kadali. Next. Ibigay ang angkop na damdamin. Ito ang dinadaanan upang magkaabot. Oh, sige, ito ang dinadaanan. What platform or what channel you're using? Channel 2, channel 7, channel 5. Husa, lumadaan siya sa husa. Letter A ang sagot dyan, channel. No? Channel. Angkop na damdamin ito ang dinadaanan, channel. Dahil ang actual na message, mensahe yan. Ang reaction, feedback yan. Second to the last, ang pag-aaral ay nakatuon sa motibasyon ng pag-aaral sa paggamit ng computer. Pagawa ng mga sulatin, natutuklas sa pag-aaral na ito. Ang ganitong pahayag ay inilagay sa blank, abstract, paradigm, konkreto, overt. Ang pag-aaral ay nakatuon sa motibasyon ng mga mag-aaral. Motibasyon. Sa paggamit ng computer at pagawa ng mga sulatin, natutuklasan sa pag-aaral na ito. Ang ganitong pahayag ay ilalagay sa blank, paradigm, konkreto, overt. Ano ang sagot dito?
Sir, kailangan bang cursive ang pagsulat ng attestation? No! Hindi kailangan cursive, hindi rin kailangan tapusin mo yun lahat dahil hindi ko naman natapos yun pero nakapasa pa rin ako. So, attestation, wala pong gamit yan. Actually, isusulat mo lang yan doon. Copy lang. Yan makaka-apekto, no? Dahil ako, no, nakalimutan ko yung at least whole sentence. Pero hindi ko naman, ano, hindi mo naman ako bumags. Ang sagot dito, letter B, paradigm. Are you sure, guys? Ang pag-aaral ay nakatuon sa motivasyon. That's, I think, it's not paradigm. Abstract yan, letter A. Yes, that's letter A. For me, ha, nakalimutan ko rin po. Dahil po sa sumagot kayo ng letter B, nakalimutan ko na rin. Pero actually, letter A po yan. I'm sure about it. Para sa akin, ha? Yes, letter A po yan. Next. Oh, eto yung sinabi ko kanina. Yan ang sagot. Anong tama sagot? Sige. Kung ikaw ay nagnanais lamang na magpalipas ng oras o magpalipas ng oras, anong klaseng pagbabasa? Palipas ng oras. Kanina, masinsinan, masusi, pananaliksik. Pag kaaya-aya, masining. Pero kapag sinasabi natin, anong tawag dito? Wala kang magawa sa buhay, tawag dyan casual. Scanning naman po, new information. Anong kasabot niya? Denotation. Skimming naman po, denotation. Main idea, novels. Yung formal, hindi ka lumihis. Pero pag lumihis ka, di formal. Malinaw ba yun? Yes, ganun lang po yun kadali. No? You connect things. Ganun lang yan. Okay. Medyo konti lang tayo ngayon. No? We are only 52. Okay, sir. Di po ako nakapag-attend dahil nagsisimba ako. Ha? Huh? Kayo magsimba kayo after this, no? So, tapusin natin to ng mabilisan lang. Okay. Letter B, casual. Last item. Ang kahulugan ng my bank is in the red is? Lumabas to nung time ko. Saan ang sagot dito? Isang umaga. Nung pangalan, ang buhay ay kulong ng pangalan. Malapit na maubos, bali wala, eksahirado, ubos na. Ubos na ang aking pasensya. I-drill natin mula simula hanggang huli. Tingnan natin kung kaya nyo. Okay, drill natin mula simula hanggang huli. Tingnan natin. Ayun, yun, handa na ba? Again, sa mga gusto pong sumali sa final drills, no? Yung final, pinaka-final na talaga na drill na gagawin natin January 21 to 22. If you wish to join, mag-message ka lang sa akin, Melvin Boracho, Facebook. Ha? If you wish to join lang naman. Pero kung ayaw mo, mga videos na dito is makakatulong na. Ang gagawin ko lang sa January 21, isasama ko lahat. Pagbibigay ako ng tips, pagbibigay ako ng techniques, at pagbibigay ako ng mga huling tatandaan bago mag-take ng board examination. So if you wish to join, you can message me on Facebook, Melvin Boracho. Yung mga naka-join na, congratulations. Okay, next. Ang sagot dito, malapit na maubos. Now, let's have a drill, no, from the start para matapos natin doon na maaga kasi magsisimba pa kayo, di ba? Sir, kailan ka mag-live ulit? Prof Ed, hindi ko po alam, pero every now and then, just visit the page dahil magla-live po ako kapag ano. Pero every Friday, live talaga ako. And then, another, yung mga previous videos ko, i-view nyo. Okay, i-view nyo dahil hindi kayo makaka-relate kung dito lang po kayo nakapokus, no? Every live lang. So, yung mga previous videos, masterin mo yun. Pasado ka na doon. Okay? Magkano po yun, sir? Magkano po yun, sir? Sige. Load
pang-load lang 'yon, isang live, no? Isang live lang ang i-sponsor mo. Okay? Ang gamit ko is ano, HomeSurf 199. Sir, napanood namin yung live mo, 3 and 2 days left before the board exam. Salamat po sa inyo, kami naliwanagan. Ganun. Okay, so what else? Sige, simulan na natin live. I-drill na natin yung mula-simula. Ano ang gagamitin mo kapag may ikatang bilang? Gitling. Ano ang tawag sa tatlong sunod-sunod na toldok? Ellipsis. Anong gagamitin mo kapag may sunod-sunod na ideya? Kuwit, no? Kuwit. Okay, let's go to the theories na kung paano nabuo ang wika. Kapag sinasabi natin bagay, ding-dong. Pag sinasabi natin hayop, bawaw. Pag sinasabi natin iyak ng bata, kuku. Pag sinasabi natin masiding damdamin, pupu. Kapag sinasabi natin physical, yuheho. Pag sinasabi natin pangkat etniko ng Pilipinas, tararabum di ay. Okay, punta tayo sa katangian ng wika. Ang wika ay nagbabago, dynamico. Ang wika ay nagpagkasunduan, arbitrary. Ang wika ba ay masistemang balangkas? Yes. Again, ang wika ba ay masistemang balangkas? Yes. Munta tayo sa mga awit. Ito ay awit sa pagpapakasal, Jonah. Ito ay awit sa pag-iibig, Kundiman. Kapag sinasabi natin awit ang pag-iibig ng mga Bisaya, Balitaw. Kapag sinasabi natin awit sa pag-ibig tapos walang kumintang, anong sagot? Jonah. Dahil pagpapakasal, hindi mo papakasalan kapag hindi mo mahal. Tama ba? Yes. Punta tayo sa punta tayo sa awit na manggagawa, suliranin. Dahil kapag wala kang trabaho, may problema talaga tayo dyan. What about pamamangka? Talindaw. What about pagpapatulog ng bata? Hindi mo papaiyakin ng bata bago matulog. Anong tawag dyan? Uyay. Anong tawag? Again, anong tawag? Uyay. Ano naman ang pagbabagong morphoponymic ko ang meron sa nilipad-linipad? That's mometa. Thesis. What about if I will say pangbabae naging pambabae? Assimilation. What about if I will say nalimutan ko. Ano yung pagkakaltas? Basta dinanggalan mo. Okay? Dinanggalan mo. Pagkakundi naging kundi. Ayan. Pagkakaltas yan. Okay? Malinaw ba yun? Yes. Now, punta tayo sa may talinghaga. Okay. My bank is in the red. Malapit ng maubos. Alog. Matanda na, malapit ng mamatay. Okay, what about if I will say making a mountain out of a mole? Bali, wala. It is a play by Christiansen Moros. Moro, moro. What about the father of Zarzuela? Severino Reyes. What replaces Zarzuela? Budabil. Again, what replaces Zarzuela? Budabil. Ang wika ay ginagamit sa pakikipagtalastasan, pakikipag-usap, at pakikipag-debate. Pag sinasabi natin kaswal na pagbasa, anong tatandaan? Kaswal na pagbasa. Wala kang magawa sa buhay, di ba? What about if I will say makawili-wili? Masining. Okay, again, kawili-wili. Masining. Malinaw ba yun? Yes. Okay. Ano pa bang mga dapat natin? Oh, sige. Wala na akong matatandaan. Yun lang po yung mga lumabas na naaalala ko. Okay, wag po kayong mag-alala, no? Marami pa pong lalabas sa bibig ko on the next lives. Now, may natutunan po ba? Kahit sa napakaikling oras na ating pinagsama-sama, maikli ba? 45 minutes na, di ba? Kung baga sa college to, isang session na to, di ba? Yan yan. Sige. Sige, questions. Do you have some questions? I will answer questions. Techniques sa board examination, personal experience ko, or mga tanong related sa topic natin pinag-usapan. Question na yun. Bilisan ninyo. Magtanong po kayo sa chat box dahil I will end this one so that I can eat again because I am hungry. Opo sir, lagi kaming may natutunan. Ayan. Thank you so much. No? Filipino tayo ngayon. Pinakamadaling topic po sa board examination ang Filipino. You need not worry about the Filipino things inside the board examination because you can understand the language. The more you can understand the language, the more you can answer the question. Napakadali lang po niyan. Ilang buwan ka, sir, nag-review? 5 months po ako nag-review. 5 months. After the graduation, graduate ako ng May. Nag-take ako ng board exam ng September. So, June, nag-review na ako.
Of course, personal, akong nag-aaral talaga, no? Nag-aaral ako kasi nagtatrabaho ako. O isipin mo, si Sir Melvin nagtatrabaho, nagtuturo na po ako ng elementary noon. Grade 6 po ang aking tinuturuan noon, tapos nag-take ako ng board examination. So wala na akong oras dahil napakaraming mga paperworks. Pero imagine na kaya kong ipasa, malapit pa akong mag-top notcher, di ba? So kapag ganun po yung preparation, mas madaling pumasa. Wala pong tumutulong na Sir Melvin noon sa akin kasi nandito po ako ngayon sa inyo tumutulong. Pero noon ako nagbabasa lang po talaga ako, nakikinig ng mga lecture. Pero wala pong ganito sa YouTube, no? Kaya napaka-blessed ninyo. Ayan. Sige, magtanong ka sa Prof. Ed, may nahirapan ba dyan? Basta't kaya ko naman sagutin. Dimension of curriculum. Curriculum dimensions. Wait. Dimensions. Yun ba yung major designs? Hindi ko ma, ano, hindi kita ma, sabihin mo na lang yung mga terms. Kasi kapag major designs, learner-centered, problem-based, and child-centered. Thank you po, sir. Merry Christmas. Merry Christmas din po. Ayan. May pa-burger ba dyan? Gael Yusuf, thank you so much, sir. Merry Christmas. Ang pick mo dyan. Thank you so much. Rowena Improso, maraming salamat po sa iyong channel, sir. Walang anuman po. Magtanong po kayo. Thank you, sir. I learned a lot from you. Ayan. Walang anuman po. Katulad mo lang rin po ako na ordinary yung estudyante. Na huwag ka pong mag-alala. Hindi po matalino si Sir Melvin pero naipasa ko po ang board examination. Ibig sabihin, kapag naghahanda ka lang po talaga, papasa ka sa board exam. No? Hindi naman po ako ganun katalino. Sadyang ano, mag-aaral lang po talaga ako. Yan. Any advice po, sir, sa mga nag-self-review? Sa mga nag-self-review, you trust yourself. You are the only ingredient in passing the board examination. It's not review center. It's not Sir Melvin. It's not your mother. It's not the people around you. Hindi yung jowa mo, kundi the man on the mirror lang. O, tingnan mo yung sarili mo. Ikaw ang ingredient kung paano ipasa ang board examination. So if you are self-review, trust yourself and trust the people who tried to help you, ha? So tinutulungan kita ngayon, kahit nag-self-review ka, pasa ka pa rin, di ba? Basta't i-master mo lang yung pinakamahalaga na kailangan mong basahin. At huwag kang ma-frustrate kapag nag-board exam ka. Napakarami pong pumasa na hindi na po nag-review center. Na marami pong nag-top na hindi nag-review center. So, ibig sabihin, it's all because of you. Maraming bumagsak na nag-review center. So, hindi po basihan ang review center sa pagpasa. Ikaw po ang ingredient kung paano pumasa. Sir, okay lang po ba manood ng videos po? Second year college, wow, no? Pasado to, top notcher na to. Malalagpasan na ako nito. Sir, yung mga paggawa ng research, yung may kakabanata 1 to 5. Kabanata 1, rationale, an introduction, statement of the problem, theoretical framework, and then kabanata 2, review of related literature and studies, kabanata 3, methodology, kabanata 4, analysis, kabanata 5, conclusion and recommendation. O, lima na yun. Again, conclusion and recommendation, 5, methodology, 3, analysis, 4, RRL and RRS, 2, and then introduction, 1. Napakadali naman ang tanong mo. Next. Sir, ako 3 years, so top notcher ka. Sir, unit earner po ako. Advice po sa Prof. Ed, na kadalasan nasa board exam po, ay magla-live po ako, separate po sa Prof. Ed. Of course, no, lahat po ng mga tinatakol ko dito is yung na-experience ko sa board examination at yung mga kaya ko, napag-aralan ko. Ha? So, yung mga natutunan ko nung college, Sir Melvin graduated cum laude. So, hindi ko po yung pinagmamayabang but because pinapaalam ko po sa inyo na you can trust the things that I am teaching you because, ano, pinag-aralan ko po yan and I am teaching now education courses in a university. So, you can trust the things that I am teaching you, ha? So, nag-aaral din po ako. Kung may mga nagmaliman po ako na masasabi is, it's up to you to search for it for the correct answer. Pero as much as possible, yun po yung nakikita kong tamang sagot. And I don't see any problem, no? Sa ganun. Kasi naipasa ko naman ang board exam. Sir, question. Nahihirapan ko kung paano i-atake. Lalo na po sa Prof. Ed. Sa Prof. Ed po, add one out at elimination method lang po ang pinakamahalaga dyan.
bilang tao, naghahanap po tayo ng mali sa mga tao, no? Yung jowa mo, kahit walang ginawang mali, sabihin mo, mali yan. Mali ka, aawayin kita, di ba? Ganyan ka naman, di ba? So, gamitin mo sa board exam. Yung booklet ninyo, aawayin ninyo, okay? Hanapin nyo yung mali sa choices. Okay, sinasabi dito, the correct sequence of the stage of mitosis, so, tapos, sinabi mo, wala naman si phase 2, ayan. So, siya yung, ayan, mga, yan, basta hanapin nyo yung mali sa choices. So, ang natitira doon yung tama dahil mahirap naman talaga hanapin yung tama. Malagi ka naman kasing napupunta sa maling tao, di ba? Kaya ang tama, mahirap hanapin. Sa board exam, i-apply nyo yan. Sir, yung ibang let online questions po sa FB, confused. Ay, napakarami pong maling sagot sa FB. Huwag po kayo maniwala agad dyan. May nag-review kami, sir. Sometimes nagda-doubt kami sa sagot sa inyo kami nanonood. Sige. Alam nyo, hindi ko naman sinasabing 100% tama ako, pero siguro mas malapit ako sa tama kasi nga, napakataas ng rating ko, di ba? So, kung mali man po ako at magkamali ka rin, edi, at least, no, parehas tayo ng rating. Pero kung natama natin, edi mas papasa ka dyan. Huwag po kayong maniwala sa mga post po sa FB. Kasi actually, mga question ko po, kinukuha ko po sa mga pinupost sa FB. Dahil nagpo-post po sila ng question at hindi nila alam yung sagot, may mga sumasagot sa thread. Pero iba yung sagot. Kaya ang ginawa ko rito is kinuha ko, i-explain ko, yun yung sagot ko. Yun lang po yan. May content pa ako. Nag-mockboard kami kahapon, nakapikinggan at nabasa ko. Wala, di ba? Kasi pabalik-balik lang naman talaga ang board exam questions. Ang mga questions ay umiikot lang po talaga. Kaya napakarami ko na pong nasabi. 300 videos na po ang nandito sa aking YouTube channel. Isipin mo kapag napanood mo yan lahat. Mag-take ka ng board examination bukas. Sir, ikaw po ang review center ko simula nung day 1. At last day, nakapas... pag nakapasa ako, sir, may pa-burger ako. Ay, thank you so much, Sir Dan. O, sa mga papasa dyan, wag naman puro thank you, pa-burger naman. Kasi nabusog na ako sa thank you ng September 26. 900 people nag-thank you sa akin kasi pumasa sila. O, nag-thank you nang nag-thank you sila. Of course, may nagpa-cake, no? May nagpa-cake, may nagpa-Jollibee. Pero napakaganda ng offer mo, Sir Dan. Well, man, yes, sir, malami po kong pumasayan. Sir, mahirap po ang profit. Madali lang yan. Huwag ka mag-alala. Pag mahirap, ibig sabihin mas maganda dahil magtatap ka. Ganun yun. Basta ako, sir, may tiwala ako sa inyo. YouTube ko lang po nahanap. Magtiwala ka lang na wala. Libre naman yan. Of course, binigyan ka ng sariling utak para mag-search din. Pero kapag inaalay mo talaga yung sarili mo sa mga... sinasabi ko, wala namang problema. Pero I would encourage, mag-search ka rin. Okay. Question. Wala na ba mga katanungan? Yung mga mahihirap naman na tanong. Basta makapasak kami, sir. Why not, sir? Treat ko po kayo. Okay. You're welcome. So again, guys, please po mag-subscribe and share this to your friends, no? And then, one thing, kapag natutunan nyo po ang isang bagay sa akin, i-share nyo sa iba, dahil kapag hindi nyo i-share, malimutan nyo po yan. And you can make me as your what? Personal companion po sa inyong pag-i-exam, pag-aaral, no? Kapag naglalaba ka, nagkikinig ka ng, I mean, hindi ka busy, may ginagawa ka, naglalaba ka, naliligo ka, pakinggan mo pa rin ako. Boses lang naman yan, no? Yan po, sir. Mabuli yung pumasahe. Sama natin ng barbecue. Ay, barbecue. Magaling ko magluto ng barbecue. Napaka sarap ko magluto ng barbecue. Mag-order na lang kayo sa akin. Okay? Sige. So, again, guys, ang board examination po ay, ano siya, isang bagay na kung hindi mo siya narinig noon, mahirap siya. Pero kapag araw-araw mo na siyang pinapanood, ang goal natin dito is not to get 75, but to get 87 and up. Ayos ba tayo dyan? Maayos ba yan? So, would that be your Christmas wish? Yes, to get 87 and up. No? Hindi na po tayo pinag-uusap dyan dito ng 75 na yan. Ang 75 ay napakababa.
taasan mo yung standard mo dahil ako nagtuturo sa'yo, ha? So, yung standard ko po is 87 and up. Ayan. Gen Ed, 95 ang standard ko dyan. Kaya mo? Kayang-kaya, of course. No? The greatest success of a teacher is to be surpassed by the student or by his students. So, why not? Ayan. So, pa-upload. Yes, i-upload ko po to. Sir, ano po ang constructivism? Construct, from the word construct. Ibig sabihin, gumawa ka ng meaning sa mga nakaraan mo. Ibig sabihin, sa classroom o ang bata, nagpa-discuss ka ng okay, nagpa-discuss ka ng gardening. Oh, reviewin mo yung prior knowledge ng bata. Who among you here knows about gardening? Ayan. Sa bahay ba nagtatanim kayo? That's what you call gardening. Ayan. You review the prior knowledge for the child to construct what? Relationship between the previous and the present. Constructivism. Pa-cash sa akin pag ako nakapasa. Boy, Loman Abdullah, pa-cash. Ayun, my cash. Ayun. Okay, sir, pag nakapasa ako, i-message kita agad. Oh, sige, message na. Ayan. Thank you so much. No? Huwag kayong makalimot. Ha? Napakarami pong salamat sa tiwala ninyo. No? Pag hubutihin ko pa po. Okay, nai-enjoy naman po ako sa ginagawa kong ito. No? Nakakapagod siya. Nagsasalita ako na mag-isa rito. Pero at least, nakakatulong. No? Sir, finally, nakatanaw na ko rin sa imuhang live. Hi, Ma'am Gary Fernand. Ayan, how was it, ma'am? May natutunan ba kayo? O lahat na lang po pumasok at lumabas? Review niyo lang po itong video na to. I-upload ko to. I will upload this one and you can review and view this one para po ma-review niyo po yung mga bagay na dapat ninyong reviewin. Mag-sponsor po ako ng load, sir, kung sakaling makapasa po. Thank you so much. Napakarami yung pledge. Yung iba, sinabi, sir, pupuntahan talaga kita kapag nakapasa ka. Ngayon, pumasa na, ay hindi naman nagparamdam. Dala lang po ng emotion yan. Kasi alam nyo naman, pangarap nyo talaga yan at naiintindihan kita. Sir, tama po ba narinig ko ng boses mo habang nagsasagot ako ng keyboard? Wow, ang galing naman niya. I guess, kapag sa board exam, nagsagot kayo, tapos meron na namang toko, maririnig nyo pa rin yan. Again guys, kapag nagsasagot po ko sa board examination, maririnig niyo po yung sarili ko. Okay? Actually, kapag mayroong mahirap na tanong, just close your eyes and I will be talking to you. I will be telling you the correct answer. That's not cheating, no? Sadyang ano ka lang talaga, naghahanda, no? At kapag hindi mo alam yung tamang sagot sa tanong, close your eyes and I will say, magpapatap yan sa'yo, sagutin mo. Dahil hindi rin lang alam ng iba yan. Okay? Ganun yun. Oh. So, nandun ako sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya. Kasama niyo ako. Iba kanta yan. Sa hirap at ginhawa, lungkot at ligaya, ako kasama niyo. Ayan. Pero sige sir, tanaw ko sa imong videos. Ikaw bahala kung di ka mo tanaw. Pero tanawa, makapasar liyugan. Okay, so, yes. So, ayan. Wala na bang iba? Okay, again, guys, kaya mo na bang pumasa sa board examination? Yes, kaya mo lang itap ito. Yes. Wala na bang dahilan na babagsak ka pa ng 3 hanggang 5 beses? Yes, so, this is the board exam that you are going to pass, correct? Second batch ka, third batch ka, fourth batch ka, it does not matter. Dapat ipasa mo ang board examination na titaken mo dahil nandito ka nanonood. At kapag seryoso ka naman talaga sa pakikinig, you will pass. Pero kapag nandito ka lang, tapos may ginagawa kang iba dyan, ay hindi ka papasa. No? Huwag kang umasa na ang mga bagay ibibigay sa'yo ng ganun kadali. Mas magandang makuha ang mga bagay na mahirap makanta. Dahil tatatak talaga yan sa puso't isipan mo. I will end. Merry Christmas. Bye-bye. My idea.